ito po yung resepto na dito si CJ, tapos may ganito. Ano po reaction nyo na ganito kalaki yung ano po yung game? Actually, wala akong idea kasi dito sa pinaplano nila eh. Narinig ko lang pero hindi ko alam kung paano yung setup. Si Vanya kasi yung nagsasikaso at saka yung daughter ko. So, pagdating ko kanina rito, tingin ko eh, sabi ko, uy, ganito pala kalaki. Tapos may program pala. Akala ko talagang regular lang na makikita magpapapicture ni AJ yung mga fans niya. Yeah, ganda. Tapos, meron pa siyang ano, physical talaga na representation ng height na natalo niya. So, ayan, sa second floor, 6 meters. Okay, yeah. Maganda, maganda. Okay, pagkakataon. Bilang sagay niyo, kung ano po kayong ka-proud na kita yung ganito kadaming tao yung gustong makita, makausap yung anak niyo? Of course, very, very proud. I mean, even though hindi nakuha ni DJ yung medal sa Olympics, mami, parang kasali pa yata na mami, nag-follow sa kanya, nakita nila ko. Paano talaga yung background niya? Sikap ka, binusto mo yung film, pero you try to stand up again. Sir, have you expected it from before? Alam naman natin hindi naman ganun kasikat ang pole vault niya sa bansa before. Okay. Pero right now, talagang pwede natin sabihin na maraming nahuhumaling na right after EJ's journey sa pole vaulting. Pero before ba nakikita niyo na ganito sa sikat si EJ and the pole vaulting industry? Actually, nung nag-start kami, talagang hirap na hirap kami. I mean, it's a dying sport. Actually, nung panahon ko, ako lalay natitirang nasa national team. That's why I decided to coach. Nung alam ko pa-retire na ako, I started coaching. And yun, hirap kasi hindi siya ganun pakilala. Tapos, lang din kami sa gamit. So, dahan-dahan kami nagpundar na magkaroon ako ng gamit para sa mga pole-vaulters na lumalakas. And then, yung panahon ni Jay na dumating. So, I decided talaga, sabi ko, kung ano yung nangyari sa akin dati na na-limit ako dahil sa gamit. Again, you can only do as much as kung ano yung gamit mo eh, with pole vault. Kahit lumakas katawan mo, kung it's the same material na ginagamit mo, same pole, hindi natasin talong mo eh, dapat may magmamasin ako. So, kung dumating kay Jay, I decided na bumili ng mga gamit na nakaapang pagka lumakas si EJ. And then, yeah, nag-work naman yon. And so, yeah, nadidito si EJ sa ganitong level. Maraming mga na-inspire mga bata. And ito nga, itong darating na mamaya, actually, maaga akong alis kasi I had to attend yung Pole Vault Clinic for beginners. Ang dami gusto mag-try. So sir, ngayon, dying sports pa ba ang pole vaulting? Hindi na, pero hopefully sana may ano siya, tawag dito, ma-sustain namin. Yun ang, ano ko, I mean, EJ is not gonna be there forever, maglalaro sa high level. We need to find someone. Bakit po ba hindi pa kayo nakakahanap? Ano ba yung kailangan? Suporta ng pole vault? Actually, meron naman. Meron ako mga tinuturuan na yung mga pole vault na promise naman. So, if you like clear 5 meter and up, exceptional yun para sa standard namin. And yeah, let's see. Sa babae, hopefully meron din tayong tatanong ng 4 meter plus. I'm hoping on that. Pero yun nga, sa babae kasi parang nagsisimula pa lang, hindi pa ganun ka popular. I mean, kailangan din natin ang talent eh. Kailangan, kumari, mabilis ka ba po, malakas ang katawan, malakas, mataas, magatid. And we're trying to find that. Mahirap makipagkagawa sa other sport eh. I mean, alam, pagka umabot na ng mga 5'7 yung hati, nasa bali ko, basketball o ibang sport na yan. Siguro yung advice nyo dun sa mga bata, lalo na yung mga babae, na interesado ng football? Yung generation ngayon, I would encourage them to try it kasi right now, facility and equipment wise, hindi na tayo limited. May mga posts na naglakihan ni DJ mula noong siya ay bata hanggang maging kalit. Nandiyan yung mga progresyon. So hindi na sila makakaranas nung parang wala silang gamit at kailangan nila ng kapalit. Nandiyan na, naghihintay lang. So I would encourage them to try pole vaulting and who knows, baka
umabot kayo ng Southeast Asian, Asian, or anything. Yeah. They also want the pole vaulting na maging mainstream din sa bansa natin. Of course, of course. I mean, magaling tayo dyan eh. Dami nga tayong bata nakikita dyan, nasa street, tumatumbling. Gymnastic wise, meron tayo nung ano eh. Kailangan lang natin makakita ng someone who is like fast, sprinter type, jumper type, na may gymnastic ability, tapos siyempre matapang. Kung may potential, maraming may potential. Marami tayong Pilipino. Kailangan lang natin nabigyan ng pansin, alalaya to ano maayos. Support ang kailangan. Sir, kamusta ang injury ni EJ? Nagpapahinga siya. Pagkatapos yata niya, pag-uwi niya, pagbalik niya ng Europe, ipapa-test ulit, titingnan yung healing. So, stress fracture yun. Hindi naman, hindi katulad ng sabi niya ba, fracture daw talaga. Hindi. Huwag kayong mag-alala. It's a stress fracture. It just needs rest. So, ngayon, wala siyang ginagawa training, no weight bearing, no high impact na activities. And hopefully, pagbalik niya doon, okay na maayos. No need for surgery naman yun. No need. Hopefully. Hoping for that. I mean, pagkatapos ng testing niya doon, malalaman natin kung ano yung susunod na corner development. Pero so far, wala naman siyang hinihindang yun. So the first thing he said right after the Olympics, yung fourth siya nag-pili siya sa Olympics, ano yung una-una sinabi ko sa'yo? I also experienced failures. And nandiyan, I feel it's time, feel it's space. We give it to him. Yun ang ginawa ko ng time. And then, hintay ko siya na kasi may pag-usap. I mean, I don't know. Siguro athletes alam na, mararamdaman nila. With regular people, I don't know. Maybe, I think they also understand that. Hindi lang naman sa sport nangyayari yun eh. Even sa ibang parang ano, diba? I mean, may gusto kang karir na kuri mo, hindi mo nakuha. O, disappointment sa kayo. Alam mo, binus mo lahat. Tapos, you came short. You came too very, very close, but you came short. Given the hectic schedule ni EJ, sir, paano ang family bonding natin ngayon? Parang pag-uwi niya, ang dami niya agad ginagawa eh. Parang walang pahinga talaga. Yeah, that's why yung wife ko sa kayong daughter ko, stayed with him. So, nakasunod sila, sama-sama sila. Even sa mga commitments ni EJ, sama sila. Ako kasi hindi ko po pwedeng gawin yun. So, pagka meron akong available time ko na ako, after ng trabaho ko, what do you have plans for mag-bakasyon? Sa ngayon, medyo hectic talaga yung schedule niya. I'm hoping. Sana kahit mga ilang araw na. Kailan siya babalik sir? Sa 22 pa yan. Sa Europe? Yes. Sir, maraming salamat. Thank you, sir. Doctor, at nurse, kung mabigyan kayo sa efficient and reliable medical care sa inyong mga emergency para sila ito. Wala kayong dapat ikatakot mula sa pagpasok hanggang sa paglabas niya sa operating room. Sigurado na sa mabuting kamay kayo. Legal, emotional, at financial na kalagayan. Sa Lourdes Hospital. Скажите несколько слов за это мероприятие и как вы горды достижениями ИДЖЕА? Well, this meeting is very important и for me, и for Public City Football World, because we with Сергей, also with ИДЖЕА, we develop and work Football World in the world, not only for Philippines. But this example, what is country, not have culture in the world, put an artist up. Maxim R, he arrived second right rated in World Champions in World. For this, I am very happy that job with Sergei, with EJ, we go forward
racing Sergei Ijay go forward yet. It's not finished. Because he no realization is result. This year he has this problem with back. Because this accumulation for a lot of years. Pain. I think this year finish this pain and we go forward. I think 6'10", 6'15", it's possible for this jump. I hope, but he must do this. He must believe this, he ready for this. Coach, what's next for you in EJ? What's next for you in EJ? My opinion is EJ arrived really Sergei, 6'10", 6'15". After we will see. Coach, in preparation for Olympic Games Los Angeles. Coach, do you plan on training other female athletes to become world-class pole vaulters like EJ again? You mean for another athletes from Philippines? Yeah. Yeah, it's possible, but my age also limit. I must, this minimum for EJ put for years, but if Philippines give me one voice together with EJ, I help them. Coach for EJ. And I said this is the best way to work with Vitaly. And if we look back, EJ at that time jumped 4.90 meters. Today EJ is best pole vaulter in the world. He joined Club 6 meters. He is second in the world championship. His success in Olympic Games this year, he was the fourth. It's very close. It's pity that he was very close for medal. For that, I think this is fantastic progress, fantastic results. And as Vitaly said, EJ has good potential to jump 6'10", 6'15". And of course, I wish him all the best. We chat sometime, I share some experience in this time now. We have time together, we can discuss different methods. And of course, I will share with him my experience, my knowledge, what I did before. I wish him good luck and I wish together with Vitaly to achieve their goals. And of course, I think what they're dreaming also for gold medal or Olympic medal. This is very important. And co-presented by Visa, Ayala Falls, Manila Bay, The Guard, and Our Lady of Lourdes Hospital. This event is also sponsored by Pure Gold. Special thanks to EJ needs to recover after the injury. And after they start to build step by step preparation for next Olympics. And it's Vitaly focused for that, and he said he would like to put his energy to help EJ to be ready for Los Angeles 2028. Okay, thank you very much. Thank it was very kind and very nice.